Gabay sa Pagbasa, Filipino Isa. Kumusta ang mga mag-aaral sa Baitang Isa? Halina kayo't manood, makinig at matuto ng mga babasahing malayang pagbasa kasama si Teacher Ruby P. Villas. Handa na ba kayo? Tutok na! Gawain bilang dalawa. Basahin ang kwento at sagutin ang tanong na saan. Ang pamagat ng ating kwento ngayon ay kalabaw at kambing. Isang araw habang tapos na sa pagtatrabaho sa bukit si Kalabaw, nagpahinga siya sandali sa ilalim ng puno. Pagkatapos ay naligo si Kalabaw sa ilog buong araw. Kinabukasan, si Kalabaw ay palakad-lakad papunta kung saan naroon ang trabaho kasama niya ang kanyang amo. Subalit may isang hayop na nilalamig at nakahiga sa gilid ng sakahan. Ito ay si Kambing. Umulan ng malakas. Tinulungan niya si Kambing, subalit takot na takot ito sa tubig. Kaya, upang hindi mabasa si Kambing, gumawa si Kalabaw ng bahay kubo na gawa sa dahon ng saging upang sila ay mamahinga. Kinabukasan, namulat na lang sila na maayos na ang panahon. Laking pasasalamat ni Kambing dahil tinulungan siya ni Kalabaw at inalagaan pa ito. Sa katagalan, sila'y naging magkaibigan. Sagutin ang mga tanong na saan. Bilang isa, saan nagtatrabaho ang Kalabaw? A. Sa plaza. B. Sa bukid. C. Sa hardin. Bilang dalawa, saan naligo si Kalabaw? A. Sa ilog. B. Sa dagat. C. Sa banyo. Bilang tatlo, saan nakahiga si Kambing habang nilalamig? A. Sa gilid ng bahay. B. Sa gilid ng puno. C. Sa gilid ng sakahan. Bilang apat, saan takot na takot si Kambing? A. Sa hangin. B. Sa init. C. Sa tubig. Bilang lima, saan nagpahinga si Kalabaw pagkatapos magtrabaho? A. Sa ilalim ng puno. B. Sa gitna ng daan. C. Sa ibabaw ng mesa. Salamat sa panunood!